So, mabalikan natin yung na-discuss 2 weeks ago. Ang target natin, now that we have evaluate, parang we have device, a way to establish yung forces na applied into the system, how does then the forces converts into the internal forces on which you need to design your member against. So, yung internal reactions are mainly knowing yung work energy principle. So, depende siya dun sa work done. That. So, yung work done na nire-resist ng internal work. So, may external work ka, may internal work ka. So, yung external work is yung pinagsama na force at saka displacement. So, si force, nag-a-apply siya, na parang may application ka ng force, then meron kang subsequent na displacement. So, yun yung energy na ini-introduce mo into the system. Then, how does the members then react in terms of internal work? Kaya, ang tinarget natin in this module for the element stiffness equations is to establish the relationship between joint forces at saka joint displacements. Pag sinabi mong stiffness equations, ang kaibahan lang ng dalawa is that si stiffness equation mo is this part here. So meron kang forces, tapos meron kang series of equations that would relate yung displacements into the forces, to the joint force, yung forces na apply mo sa joints. On the other hand, pag sinabi mo naman na flexibility equation, so, given yung forces mo, how does it translate to displacements? So, you establish a series of equations and yun ay tinatawag na flexibility equation. We take advantage of the knowledge na we can do instead na gawin natin yung simultaneous linear equations or yung doing classical analysis. So we can actually set up yung mga number, yung all of those equations and even the unknown quantities into an expression of a matrix. So, meron kang mga variable in terms of displacement. Tapos, yung mga multiplier for each factor. So, yung mga coefficients are represented by the element stiffness K here. So, ang nire-relate dito is yung displacement at saka yung force. So, meron kang force vector, tapos meron kang matrix in the form of matrix. So, ganito na lang yung approach. And since we have familiarized ourselves with the matrix analysis on your CE24 and CE25, and even sa CE25 mainly, so if you have mastered yung operations involving matrices, so magiging handy sa ito when evaluate or relating yung forces dun sa stiffness mo. So, si K12 mo, halimbawa, relates yung displacement sa point 2 doon sa force applied, parang sa force at point 1. Parang yun yung tinutukoy lang dito. So, ito at saka ito yung nire-relate ng dalawa. So, meron kang stiffness coefficient. And actually, this is how you look into this. So F2, so kapag K21, it relates F sub 2 to delta 1. And kung in-expand mo, ito actually yung full form niya kapag sinetak mo yung equation. Kung halimbawa, ayaw ko na sa matrix, gawin ko na lang na series of simultaneous equations. Ganito yung itsura niya. So kung sinet mo na si 1, halimbawa, yung tinatawag na degree of freedom, ibig sabihin it's allowed to displace while the others are fixed. Therefore, nililimit mo yung displacements. So, ito magiging 0. So, ang matitira lang actually is yung K21. K21 relates yung force to, how does it translate to displacement? May displacement ka sa point 1, how does it translates into a force at point 2. Yun yung tinutukoy lang. Or element 2. So ito, yung tinatawag na displacement influence coefficients. So, ang goal natin every time, so ito yung magiging practice natin, we always identify yung tinatawag natin na degrees of freedom because that will simplify your matrix in the future.
On the other hand, kapag sinabi mo naman na element flexibility equations, baliktad naman na si force force kailangan mong parang meron kang series ng ano ng equations involving yung forces mo that would lead you to the respective displacement. So yun yung element flexibility equation. So may displacement vector ka and yung full form niya comes in this term. So kanina si stiffness is F, si flexibility is D. And same principle din naman. So kailangan mo lang i-identify ngayon, kaibahan lang is kailangan mong identify na free yung nodes na to. So yung free na nodes na to, tas free din na nodes to. Hindi mo makukuha muna yung support reactions. So how do we then establish yung element flexibility equation? Syempre it all begins with the action on the member against yung reaction ng member or yung internal forces and displacements na mag-enact upon the member when you apply forces doon parang along dun sa axial sa along the line ng member mo. So kung meron kang force 1 dito, tapos nirelate mo siya dun sa magiging subsequent displacement niya. So si U1 will be then equal dito, si F1 EA over 2. So parang ang assumption mo dito is kung constrained si 2, so it's not allowed to move. So sa perspective ni F1, nag-move siya from here to there. So positive yung displacement sa perspective ni point 1. Therefore, ito yung relationship niya. On the other hand, nawawala ang slides. So, as to the stiffness method, so dun tayo mainly magpo-focus sa stiffness method. This is what you call flexibility. So, ganito lang siya ka-straightforward. Although, merong konting realization na si flexibility equation is basically yung inverse ni stiffness equation. Pero kailangan mong malaman si stiffness, ma-familiarize yung sarili natin sa stiffness method. So, as a bit of overview, ang target natin when we do stiffness method is in-idealize natin yung structures. So in-identify natin yung main structural frame. So yung beams and columns, hindi natin sinasama pa rito yung walls, for example. Or kung meron man walls na or floors na nag-aakas diaphragm, so meaning kapag diaphragm, it also resists yung lateral force na applied sa kanya. So may ini-introduce siya ng extra stiffness and yung extra stiffness na yun, instead na isama mo dun sa analysis mo, kinoconsider na lang siya as additional stiffness ng member mo na lang. So part siya ng structure idealization. At the same time, in-identify na rin natin yung degrees of freedom ng structure natin. So alin yung free to move, alin yung constraint. So we duly take note of the supports na applied. So whether fixed, so pag fixed, you know na kahit yung rotation ay nire-restrain niya, pwedeng fixed lang siya at some angle. So merong tinatawag na moment releases. And halimbawa kung pinned naman siya, so it's allowed to rotate. So mainly forces lang yung nire-resist. Or kung roller man, so isang axis lang yung kanyang nire-resist at all. So yun yung degrees of freedom. And syempre mahalaga rin yung pag-establish ng dimensions across space kasi it's mainly dependent on the length. So para ma-establish mo yung length, you should know yung coordinates between point 1 and point 2. So the same time, pag na-idealize mo na yung structure, you set up the stiffness equation. Then eventually on the next module, which we have previously discussed, magpe-perform din tayo ng coordinate transformation. And i-assemble na natin lahat ng stiffness equations in global coordinates. Magkakaroon ka ngayon ng global stiffness matrix. Then only then when you made yung global stiffness matrix, will you be able to solve for the
for the displacement on the unrestrained non-degrees of freedom. So kung ano yung magiging subsequent displacement niya. Well, at the same time, you can use yung displacement again to determine yung reaction forces then, and even yung internal forces on each member. So pwedeng ganito, series, parang may local, along the local, na meron kang lateral, na, ay meron kang apply dun sa points, sa joints rather, so sa point, sa joint A, tas sa joint B, tas merong along X, tas merong along Y, walang anything in between. So dapat wala mo ng moment kapag pinag-uusapan natin yung frame, yung traces rather, so traces. So kapag nag-apply ka ng vertical load with respect dun sa local ng member, how does it translate to vertical displacements? Same goes with the horizontal, how does it translate to horizontal displacements and so on. So may interrelationship itong mga to. And when you build up yung global stiffness equation, you know that ito, masusuperimpose lang dito. Itong dalawang joint na to. Since this is joint B still, this is also joint B. So, pwedeng mag-combine yung dalawa. So, para lang mas ma-establish yung consistency, you need to provide yung katumbas niya in terms of global coordinate system. Parang pag nag-establish ka ng global coordinate system, dapat na-perform mo na yung subsequent na or yung required na coordinate transformation. Sige lang, fast forward lang. So eventually, if you built up yung global stiffness matrix, meron ka ngayon na na transformation for each. So na-transform mo na on an X na paganto, tas yung Y na paganto. So nakapag-perform ka na ng coordinate transformation, pwede ko na mag-superimpose pala. So dun pa lang, right after that, magiging practical na mag-superimpose. Pag na-superimpose na, in such way na meron kang forces, tapos yung displacements, forces, tapos displacements. So basically dito, meron kang 6x6 na stiffness na matrix, tapos meron kang 6x1 na force the vector, tapos 6x1 na displacement na vector. And pwede mo na establish na kung may external load man dito sa point B, kukunin mo lang yung X component doon at saka yung Y component doon, then makukuha mo na yung subsequent na joint displacements, while at the same time, you will be then able to determine yung support reactions. So kailangan lang natin ma-establish, paano mo ba ma-relate ngayon or how do you quantify yung element stiffness, particularly on the truss elements. So ito yung mahabang derivation kanina na pag nag-apply ka ng force at one, how does then nagta-translate? So ito yung target mo, yung mga displacement influence coefficient. So how does yung force at point one influence yung displacement at point one? Yun yung target mo. So kung i-restrain mo siya, again, meron kang displacement dito, so U1 prime. Tapos you know the drill for the actual force, yung displacement, so PL over AE lang siya. So F1 LEA, and kunin mo lang yung inverse kasi ang target mo is yung force, and then force in terms of displacement, so meron kang EA over L as your stiffness, kung element stiffness equations yung gagamitin mo. And at the same time, if you establish yung static equilibrium na equation, so si point 2 sa perspective ni point 1 is giving an equal but opposite reaction. So pakabila. So knowing yung reaction ni point 2, yung reaction nga dun sa point 2, makakapag-establish ka ngayon na this is yung relationship between yung force at 1 doon sa displacement ni point 1. At the same time, si force at 2, yung reaction force, meron din siyang parang influence doon kay point 1. So negative kasi
nagre-react siya against dun sa displacement na nangyayari kay point 1. Kung yung other side naman yung i-restrain mo, so same principle lang din. So pag nag-apply ka ng force at F2, so kung positive siya, so positive din yung displacement mo. And using nga yung deformation yung familiar tayong deformation concepts, ma-establish mo ngayon yung stiffness na inverse lang nito, so AE over L. At the same time, using static equilibrium equation, you know that whatever force that you applied to point 2, mag-i-induce lang siya ng equal but opposite reaction at point 1 na force. So kaya parang to maintain static equilibrium, kailangan equal but opposite. So if na-establish mo na yung equations na yon, so this is yung relationship ni F2 doon sa displacement sa 2. Ito yung relationship ni force 1 doon sa displacement. Now that na-establish mo na nga yung tatlo, so meron kang F1 dito, tapos basically magsusuperimpose ka lang na daming sinusup. Well, okay. Kaya lang ha. Nawawala ang ating mga equations. Slide number... Ayan, apologies for... So, balik tayo dun sa slide. So, by superposition principle, kinuha mo... Tago lang natin to, nadidistract sa ano. Kinuha mo lang yung displacement, sinuperimpose mo lang, na on the global, pag pinag-plus mo tong dalawang to, basically equal lang siya dito. Pag pinag-plus mo yung dalawang to, basically equal lang siya dito. Pag pinag-plus mo yung forces ng dalawa, equal lang siya sa katumbas nito. Then at the same time, pag pinag-plus mo yung forces naman dito, equal lang siya dito. So, pwede na kung titingnan mo yung restrain, at the same, parang titingnan mo yung restrain, doon sa second the part, etong part na to, et, si U2 yung restrain mo, therefore equal to 0. Tapos si U1 dito sa kabila, is yung restrain mo. So, yun ay equal to 0. So, maka-cancel out. So, si global ng U1 mo is basically yung analysis mo lang dito. Si displacement ng U2 mo is basically coming from the analysis dito. At the same time, kung titignan mo naman si F1, so yung force nito plus yung parang yung this, si F1 dun sa red kanina, ito EA over L U1. So ito siya, kinere over mo. At the same time, si F2 ay si F1 pa rin, F1 related to U2. So kinuha mo lang to, nilipat mo lang dito. Same time for this, yung F2 naman. So, kailangan lang yung F2 prime on this, ay parang on the first system, yung F2 dito. Ano yung katumbas niya in terms of displacements? At the same time, dun sa second na system mo, ano yung katumbas niya in terms of displacements? So, this is from the first na system. So, meron kang negative EA over LU1 plus EA over LU2. So by applying yung principle of superposition, meron ka ngayong dalawang equations, and since aware na rin na basically ano lang, 1-to-1 lang yung global na na-establish mo dito. So yung U1, which is yung overall, na superimpose the value,
So U1 lang to, ito ay magiging U2 lang. And now, what remains is dalawang series of equation. And pwede, ay dalawang systems of equation, and kung i-convert mo lang into matrix form, ito ang kanyang itsura. So EA over L, EA over L. So may like terms, yung EA over L, pwede mong ilabas dito as a constant, tapos meron kang 1, negative 1, negative 1, 1. So yun, I4, truss member. So to any axial dalawa. On the other hand, didiscuss natin to yung sub-beam elements on the subsequent lectures kasi wala pa tayo dun sa beam. Parang ang next na magiging after we discuss this, after your problem set, ang i-discuss na natin yung design of members against axial forces, so either in tension or compression. So kaya mahalaga lang na ito muna yung establish natin. For beam elements kasi, considering na yung flexure, which is nasa mga susunod pang modules and frame elements. So yun yung naging target natin for, pero hindi pa doon natatapos. So kung titingnan mo lang locally doon sa member na yun, yung system, parang somehow straightforward siya. Pero maraming what if doon. So marami, parang ang question ngayon, kung i-apply mo siya in a more global na na application, so paano mo siya ma-utilize? So in utilizing that, kailangan natin ma-introduce yung concept na tinatawag na global stiffness equations. In particular, tayo muna for truss members. Pero as of the moment, let me just solicit kung may mga questions ba kayo. Raise lang ng hand kung may questions. Wala pa naman. Okay. So, meron tayong formation of the global stiffness equation. So, kanina nakita na natin yung Papyaw na nagkakaroon ng principle of superposition. The principle of superposition also applies when you put one material or connect one material over the other. So, pwedeng magkaroon ng ng combined stiffness. So, nagpile up lang yung stiffness, summation of stiffness, para ma-relate yung overall na forces na na-apply as doon sa system mo. And how does that translate to displacements? So in terms of global coordinates. So as to the axial force members, familiar na tayo dito, yung relationship between F1 and yung forces and displacements at point 1 and forces at displacements at point 2. Pero ang question is, what if with respect dun sa na-establish natin na global coordinate system, inclined yung truss member na yon? So how do we then approach yung analysis? And ano ba ang magiging implications niya sa build-up ng matrix mo? So nabigyan na tayo ng konting spoilers. So instead na 2x2 na lang, since we're considering na yung incline, so magkakaroon ka ng component along X ng force, component along Y din ng mga force. So instead na dalawang forces lang at both ends, consider mo na yung both X and Y components. So you have 4 na forces na kailangan i-identify. Well, at the same time, yung displacement that it translates to, or yung displacement na nagkakos din nun kung titingin ka sa perspective ng global stiffness, ay magiging 4 din kasi meron kang component along X and Y for both the 2 nodes. So, tagdalawa, so kaya 4. So, sa 4 na yun, paano natin gagawin yung, paano natin ngayon isi-set up yung stiffness equation ng bawat isa? So, kailangan lang natin mag-consider na instead na dalawang scenario, what if 4 na scenario yung explore natin in particular? So, for the first system, so free to move yung second na node,
then i-restrain mo to, free to move yung node na to only along X dito, pero naka-restrain yung vertical nito, yung vertical nito, yung horizontal nito. So another representation is in this manner. So para kang merong slot dito na dito lang nag-move, nililimit mo yung displacements in this plane only. So we evaluate the forces. So ay meron kang reactions dito na along X, along Y. Yung force na yan magta-translate into that. Same goes here. So hindi mo naman pwede na ano na mag-elongate siya na paganto, pero still parang sa perspective ng member mo actually pa rin siya apply. So how do we settle yung limitations na yan? So si delta 2 mo na ganto sana nare-restrain lang siya along dito. So si delta 2 sa perspective ng ano ng system mo is F2L over EA pa rin. So yung along the axial pa rin yung nag-a-apply. Pero reality is that instead na dumiretso siya doon, since nililimit mo lang along the horizontal, so along the horizontal lang din yung endpoint niya. So meron kang angle theta na difference. So kailangan mo lang kunin ngayon, parang malilimit lang into the X component being free to move. Parang yun lang yung mangyari. Instead na mag-elongate siya towards the incline dun sa axis ng member, dito lang siya narano. So paano siya magta-translate from yung in delta 2 into U2 at saka V2. Yung V2 for sure, yung along the vertical, yun yung restrained, therefore zero. Yung U2 yung unrestrained. So yun yung target natin. And yung relationship between delta 2 at saka U2 is simply U2 cosine theta. So kung ano, basically ito ay yung hypotenuse, ito yung abscissa. So abscissa over hypotenuse is simply yung cosine. So kailangan mong kunin yung cosine nitong part na to, nung hypotenuse mo, para makuha yung component along dito, yung magiging expansion niya. So take note at the same time na yung forces din. So meron kang force na incline. So kailangan mo rin i-decompose into its X and Y na component. So yung X component is simply yung cosine, yung Y component is simply yung sine. And kung i-apply mo na yung relationship kanina, so ito, i-substitute mo pabalik dito. So this one here, kasi ito rin, i-substitute mo pabalik dito. So meron kang U2 sine theta, ay cosine theta rather. Tapos meron kang, wait lang. Okay, meron kang U2 cosine theta. Kailangan ng mouse. Mahirap kasi sana. So initially, meron kang delta 2. Tapos, delta 2 prime. Yung F2 mo dito, L, E, A. Ngayon, una, since F2 lang muna siya, ito si delta 2 magko-convert to U2 cosine theta. Tapos multiply mo si L, ay si EA pala, rather, EA over L equal dun sa force at F2. F2 prime dito. Ayan. Tapos kukunin mo yung X component ng F2. So yung F of X2 is simply equal sa F2. Kaya kailangan over the board to. Multiplied by cosine theta.
So nadagdagan pa ng cosine theta ngayon to, na multiply mo pa ng cosine theta, kaya naging ganito yung itsura niya. Kung kukunin mo naman yung y component, fy2, so meron kang f2 prime. So ito pa din, itong nasa taas na to, ito, itong part na to, multiplied by sine theta. Kaya ang lumabas is this term here. Balik tayo sa annotation, ay sa slides. So yun yung relation, that's how you relate si u2, yung displacement along the horizontal, doon sa f of x2. Tapos si y2, yung y component ng actual na force mo, doon sa displacement along the horizontal din. Restrained again, remember na restrained si vertical, so yung v2 mo dito ay equal to 0. So the moment. On the other hand, consider naman yung isa pang component na si along the vertical yung di mo i-restrain. So ganito yung itsura niya. Yung restrained is along the horizontal ng 0.2, yung along the horizontal and vertical ng 0.1. So same principle, kailangan mo lang, so it tends to either contract, compress or expand along the length here, pero restrain siya along this. So how does it translate to that? So again, we establish yung relationship. So ito yung based dun sa local ng member. Pero in reality, ito yung magiging displacement niya since it's only restrained to go only on this direction. So yung relationship ngayon is ng global nito. So kung ano man yung maging displacement nito, para ma-convert siya dun sa katumbas na vertical displacement, kailangan mo lang kunin yung sine. Multiply mo lang dun sa sine ng angle ng inclination. So ito yung angle of inclination. So kung titingnan mo, kung yung vertical naman, titingnan mo, ito yung angle of inclination. So you use geometry para ma-establish na this one is equal to this one. Pero clear muna natin lahat ng drawings. So na-establish mo na from yung local ng coordinates into some global na na perspective na sinet mo na yung along the vertical lang. Yung pwede na-allow tong. We also take note na yung force dun sa 2, force applied by at 2 is pwede rin na cosine tapos sine theta. So kung ito ay sine theta, kung gusto mong i-relate si x component doon sa y component ng displacement, you need to multiply cosine theta to sine theta, same ng derivation kanina. So may cosine theta, sine theta dito. At the same time, meron kang kung i-relate mo yung along the y doon sa along the y din ito. So meron kang sine theta multiplied by sine. So meron kang relationship dito. Yung third na component is paano kung horizontal yung free to move. Tapos itong point 2 is naka-restrain. Same principle. So fast forward na lang tayo. Medyo familiar na sa atin yung derivation na meron kang relationship between x component ng forces dun sa x component ng displacement. Tapos yung y component ng forces dun sa x component ng displacement. Tapos kung ni-restrain mo naman, yung free to move naman siya along the vertical. So yung relationship ngayon ng x component ng force dun sa point 1, dun sa displacement, vertical displacement at point 1, ma-establish mo ngayon na ito lang siya. And somehow, familiar, if we were to see superimpose these systems of equations, so you have system 1, system 2, system 3, system 4, sinuperimpose mo over one another. So you have also the displacements being displaced over one another. So
yung relationship from all of the cases, so ito, puro EA, tapos sine, cosine, theta, tapos meron ka rin relationship dun sa displacements mo. Pero at the same time, yung restraint, yung certain restraints, ay na-establish mo na din. Dapat ito ay 2. Sorry, typo to, typo. 2, 2, 2. So maraming na-cancel out. So si U1 kay U1 prime, si V1 double prime ay kay V1. Tapos si U2 ay kay U2 sharp. Tapos kay V2 is V2 double sharp. So yun lang yung natira na component. Kasi remember na dun sa fourth system mo, ito lang yung free to move. Ito yung restrain. Sa third na system mo, yung along one lang, yung allowed to move, pero yung the rest are restrained and so on. So sinuperimpose mo lang over one another. Tapos simplification mo is that kung nakuha mo na yung relationship na to na U1 prime is equal to U1 and so on, may establish mo na in terms of global na siya. And eventually, if sinuperimpose mo lahat ito, you have, so meron kang f of x1 dito, x1 prime, tapos f of y1 prime, tapos f of x1 prime, tapos f. So sinuperimpose mo, meron kang ganito. So i-ano mo lang, lalagay mo lang dyan. And so on. Fill upan mo lang ngayon yung series of simultaneous equation. 4 siya in total. 4 din yung ano. Oops. Ayan. Familiar lang din tayo pala, sorry, na yung kanina, yung from the element stiffness equation, yung along the axial lang, na equal and opposite. So kung si f of x1 dito, kung papalitan mo ng f of x2, equal and opposite lang, same goes here, same goes here, same goes here. So may negative na terms ka. And if you were to substitute, so negative, negative, puro negative. So opposite kasi yung relationship ng dalawa. So meron kang 4 na equations, tapos meron kang 4 na unknowns. And you know na merong like terms na U1 dito, tapos V1 dito, U2 dito, tapos V2 dito. So pwede mong masetapan ng element stiffness equation to. In matrix form, ganito yung itsura niya. So ito, dito tayo natapos nung last time na dito mo lang actually iiwan. Ito lang actually yung focus ng analysis mo. Ito yung build up ng stiffness equation mo when talking only nodal forces. And ito, yung isa sa na-try natin na exercise. So meron tayong statically determinate na truss with a given displacement. So sinetap lang natin again yung stiffness equation neto, knowing yung E na 200 GPA, tapos yung A na 600 millimeters. So may given na siya. Tapos kunin mo lang yung length neto, so para ma-provide itong value nito. Tapos yung angle, so kung from, yung angle palagi is from X, global na X. So positive since counterclockwise, so yun yung isa-substitute mo dito sa mga terms na to. Hayaan mo lang yan. And na-establish mo na ito yung restraint. So ito ay equal na to 0. Pag minultiply mo to dito sa matrix na to, itong mga terms na to, ma-eliminate na din. So meron ka ngayong series of equation, or rather, that would relate yung 332, which is yung cosine. Itong part na to, wait lang. Yung force at x1, doon sa, wait lang. Yung force dun sa x1 dito, doon sa magiging displacements niya. So displacements at point 1, saka ito kasi yung free to move along the x.
So meron kang relationship na na-establish doon. The same time, if this is yung first node, tas ito yung second node, so from X, you know na negative yung rotation. Or rather, negative yung rotation. Tama nga naman. And may na-establish ka na isa pang equation na actually susuperimpose mo lang over the other. Pag sinuperimpose mo, this plus this. Wait lang, ba't tumiretso agad sa this? So, pag sinuperimpose mo, this is along what? Wait. This is along X na for AB, tas this is along X ni AC, tas nire-relate mo lang yung displacements, parang kinuha mo yung inverse nito, pag pinag-plus mo to, sinuperimpose mo to over one another, so yung 9 over 13 plus 9 of, wala pa. Okay, gets. 9 of, sige lang. Fast forward lang natin. Mas maganda siguro kung gawa natin ng Excel na exercise to. Nako. Share ko na lang yung lahat, buong screen. So again, when we set up matrix equations, ano ba yung mga prerequisite? E, yung cross-sectional area, saka yung length. So, set up muna natin na we need always to establish sino ba si node 1 at sino si node 2. Tapos, kailangan din nating establish si theta. Ano ba yung angle na involved? So when we build up our stiffness equation, balikan lang natin yung stiffness equation natin. So itong EA over L. So maglagay muna tayo ng any random value. So yung EA over L mo, E plus A over L. So ito yung EA over L na magmumultiply dun sa whatever na nandun. So kung 30 degrees to, meron kang cosine squared theta, cosine radians theta. Multiplied by cosine radians ng theta ulit. Remember na sa Excel, naka-radians yung mga angle. So kung in degrees mo siya ini-express, kailangan mo siyang i-convert muna. Tapos, carry over mo na lang to. So this is cosine theta sine theta. This is sine theta cosine theta. Tapos this one here is sine theta sine theta. So ito yung first term, lipat muna natin dito. Then basically naka-mirror lang siya. Same goes here. Balikan natin yung So same goes here, pareho lang dito. Tapos ito ay equal but opposite. So negative lang nito. So we set yung negative nito. Then we set yung negative nito. So negative lang din. So kunin mo lang, i-mirror mo lang dito. So always symmetrical yung matrix mo when you set up yung So node 1, balikan natin ulit ito. Yung node 1 na i-establish natin, halimbawa point A and B. So para lang hindi tayo malito, mag-set up pa tayo ng ganito.
So this is node 1. This is node 2. So yung node 1 is A. Lagay lang natin dito. Node 2 is B. Lagay lang natin dito. Then si dito ay A. Ito ay B. Pero hindi pa to kompleto. So may 4x4 matrix ka, pero hindi pa nakamultiply yung EA over L dito. So what you intend to do, again, pwede naman shortcut eh, na diretso yun na lang. Pero, simulan ko lang ulit. A, tapos B. Tapos ito ay A. Ito ay B. Itong matrix na to, multiply dun sa EA over L. So meron kang masasetup na matrix equation. So kung titingnan mo ngayon yung system mo, never mind mo muna yung pagkakagawa. So dito, in-establish na si point 1, si A, si point 1 mo, si point 2 mo is B, and si from point 1, mag-establish ka ng X and Y coordinate system doon. So always, yung rotation na ma-establish mo dapat, yung theta, is from the x-axis, ano yung rotation na kailangan mo. So in this case, 213.69. Tignan muna natin yung given. So meron kang 6, tas meron kang 4. So this one here is... Okay. So yung pag-establish ng theta, so meron kang arctan. Rather, lagay na natin na radians, ay ano, degrees. Tapos arctan ng opposite. So 6 and the 4. Ano nga? 6 over 4. So yung 56.93 yung nakuha natin na angle. So tinrit ko na opposite is yung 6. Then tinrit ko na na abscisa is yung 4. So yung nakukuha ko dito na 56, itong part na to is hindi pa tapos. So from here to there. So kung titingnan ko from point A, isa pa lang realization ko is from 0 to negative 6 kasi to the negative x-axis yung ano mo, usog mo. So pwede mong gawin na negative 6 over 4. Pero at the same time, sa perspective din na to, parang bumaba ka ng negative 4. So negative lang din yung angle. So ang katumbas niya is yun nga, nandito pa din pero hindi niya nare-recognize kung nasa third quadrant siya. So kailangan mo pang mag-plus ng 180 dito. So pag nag-plus ka ng 180 doon, from here to there, ang nakuha pala is itong angle na to. So kailangan na nating i-annotate. Itong angle na to, using yung tangent na formula. So meron ka pang 90 degrees dito. So 90 plus this angle. So parehong negative yung treatment mo. So 90 rather than 180. So negative nito plus 90 plus negative 90. Meron kang negative 146.31. na rotation, na from here to there. Pero pareho lang naman din siya kung ang approach mo is pa-counterclockwise naman na rotation. So ano ba yung katumbas na counterclockwise rotation? Plus mo lang 360. So 213.69. So na-set up mo na yung global stiffness equation dito for AB. Tapos gagawin mo na lang is copy-paste na lang. This time,
ang kinoconnect mo is si A to C. So A to C. So yung first node mo is A, yung second node mo is C. Ay nakalimutan ko pa palang i-mention. Mamaya na natin balikan pala. So bago natin balikan si AC, kailangan nating consistency ng unit. So when we establish yung units, either kilonewton millimeters, newton meters, newton millimeters, kilonewton meters. So this case, stick tayo to newton meter para mas madali. So 10 raised to 9. Yung area kanina is 600 millimeters squared. So 600 millimeters squared, since millimeters squared yung So 10 raised to 6. Tapos yung L is simply plus 4 squared. So meron ka ng length. So ito yung EA over L mo. At same time, carry over lang natin to sa kabila. Carry over natin to sa kabila. So in this case, sa kabila naman, sa AC, 3 at saka 4. 3 at saka 4. Tapos yung angle, if tinrit natin si A as yung first na coordinate, so yung opposite mo, opposite na angle is yung 4. So bumaba ka ng 4, pero umabante ka ng 3. And yung lalabas na angle dito, may 360 pa pala. So negative 53.1301. So meron kang negative na angle na ilalagay dito. So from here to here. So clockwise na rotation, kaya negative siya. Then na-set up mo na si matrix, na-set ayun na lang. Iba pa pala yung nito, 800 millimeter cube. And yung length is 5. So okay na, as is na. So meron ka ng element stiffness na for AC lang, tapos may element stiffness ka rin for AB lang. Now you build up yung global stiffness. So meron kang A, tapos meron kang B, meron kang C. So yun yung mga na-identify mo na nodes. At the same time, meron kang A dito, B dito, tapos C dito. Tapos para lang magandang tingnan. Ngayon, gusto mong i-connect, these are the displacements. So gusto mong i-connect yung displacement at point A dun sa force at point A. So kailangan mo lang mag-look into ano ba yung nagre-relate nun. So ito nire-relate to this, ito nire-relate to this. So pareho mo silang kukunin. So this plus this. Ay, sorry. Ito pala. This. Ito pala yung kukunin. Ito plus ito. Tapos 4B. A to B. Isa lang naman. So ito. B to A, ito lang naman. Tapos B to B, ito. Tapos yung A to C, A to C, so etong part na to, kukunin mo lang. Tapos A to C, itong part lang na to, ay C to A, ito lang na part na to. Then yung C to C, is itong part na to. Since walang relationship si B kay C, walang direct connection, pwede natin na establish ito ay 0. Ito ay 0. Now, balik tayo dun sa equation. So yung external force na applied is only 500 kilonewtons to the right.
So we establish yung force matrix dito. So apply that point A, tapos point A, tapos ano lang siya, along the X lang. So 500 kilonewtons, so 500,000 newtons. That is, dun sa free na nodes mo, wala. Ito ay restrained. So hindi mo pa alam to. So these are your support reactions, which are relatively unknown as of the moment. At the same time, meron kang... wait lang. Baliktad, sorry. Nandito yung force mo. Tapos yung displacements mo ay unknown pa. Unknown pa to. Tapos ito, you know na equal to zero. So restrained yung along B, tapos yung along C na ano, na dial pinned yung connection. Taking advantage to that, ngayon, since yun, ito ay equal to zero, itong part na to, medyo lagyan natin ng grayish na ano, na hindi naman natin siya mainly gagamitin. At the same time, since ito lang yung concern mo, A to A lang. So ito yung concern natin mainly. Then ito, so again, i-highlight ko lang na KFF, so connecting yung forces at the free nodes doon sa displacement at the free nodes, yun yung KFF. KSS, yung connecting yung displacement sa supports doon sa forces at the supports. Tapos meron kang KFS, connecting yung forces doon sa free na nodes, doon sa displacement sa free na nodes. Tapos yung displacement doon sa support, the same time meron kang KSF na connecting yung forces doon sa support doon sa displacement at the free nodes. Ang concern mo lang palagi is KFF. Ito lang yung matitira. And you simply get yung matrix nito ay yung inverse ng matrix. Then, imumultiply mo lang siya dito sa forces na to, sa force vector mo. So, mmult. From here, multiply to this. You have yung displacement. So, may displacement ka na 2 along the x, tapos meron kang displacement na 0 along the y. So, meron kang displacement matrix. And kung gusto mo makuha yung support reactions, multiplication ulit, this one multiplied by this one. Oops, baliktad. Wait lang. Ito pala. Hindi. Ito, multiply to this. Hindi. Lang ah. Transpose. Two by seven. This is 2 by 1. So ito. Tapos 2 by 1. So kailangan 6 by 2. 2 by 1. So 6 by 2 ay 4 by 2 multiplied by this one here. Ayun. So ito, mumultiply mo lang dito. Meron kang makukuha na support reactions. So, highlight lang natin na this one here is yung KSF mo. Yung KSF mo, yung magre-relate doon sa free sa support at the free nodes mo, doon sa displacement at the free nodes mo. And if you want to get yung
yung rather yung internal forces, i-take mo lang to, itong stiffness matrix na to. So copy paste lang natin. Kung gusto mong kunin kung ano yung naging internal force na naranasan, meron kang A saka B. So itong displacement na to, lipat na natin to dito. So ito yung displacement ng A saka B. Ito yung displacement along A. Ito yung displacement along B. Ito yung displacement along C. So ito lang yung kukunin ko na part. Ito yung sa term dito. So mumultiply ko lang. This one here to this term here. So ito yung parang reaction forces. So kukunin mo lang yung katumbas. So since ito ay equal and opposite, so you know na meron kang 333 kilonewton. Ayun pala, this is x, this is along y. So kailangan mong kunin yung katumbas. So this one here squared plus the other one. So sa perspective ni AB, ito yung kinikerry niya na force para masatisfy yung displacement. Sa perspective naman ni AC, kunin lang natin. Tapos kunin lang natin ito, si A. Tapos kinuha lang din natin yung kay C na ito ay equal to 0. Tapos kunin lang natin yung matrix, ano? Matrix, product ng matrices. Tapos kunin lang natin yung equivalent na actual force. So yung actual force mo dito is ang actual force na nararanasan ni AC is 277 kilonewton. Yung actual force naman na nararanasan ni AB is 400.617 kilonewtons. So ganoon mo kinuha yung displacement. So you need to set up yung local element stiffness equations, parang considering na yung coordinate transformation, yung rotational transformation. Same goes with the other elements. Then isu-superimpose mo lang over the other. So since pareho siyang nag-establish ng relationship between A to A, tas ito rin ay A to A, so nag-add up tong dalawang. Tas the rest, plug-in na lang. So kung saan potentially yung palaging sa junction, nagkakaroon ng superposition. So merong, kung halimbawa merong kang tatlong members na nagko-converge at one point, so merong kang tatlong, so may matrix ka rito, may matrix ka rito, may matrix ka rito. So may kukunin ka na matrix mula dito papunta dito, matrix mula dito papunta dito, matrix dito papunta dito. Para ma-relate mo yung force na applied dun sa free nodes mo, dun sa displacement sa free nodes mo. Basically, that's stiffness equations. In a nutshell. So, after makuha mo yung application ng force, after mo makuha yung design na force from the pressures, halimbawa, wind yung usapan, mako-convert mo siya to point loads and even line loads in the future when we're talking about beams na. Makapag-perform ka na ng analysis. And yung analysis is being done through matrix structural analysis like this. So I think yun yung dulo ng lecture. So yung last time, yung ginawa natin is yung... ginawa natin ay yung second the problem.
So yun basically nakuha natin. So yung 2.411, 0.2411, check natin. Saan na yun? Nawala yung, ayun. Ayun, yung 2, ano, yung, this is in millimeter, meters. So to convert to millimeters, multiply lang natin ng 1,000. So 2.241, tapos 0.72. Pareho naman ata. So pareho nga doon sa given. Yung dinemonstrate natin is yung second na example, which I think na ito yung nasa ovlet nito na naka-upload. So huwag ma-intimidate. So superimpose mo lang naman yung mga matrices over the other. And at the end of the day, nakapag-derive ka na ng element stiffness equations in one global coordinates. Tapos, nagamit mo na siya on the sample na truss problems with one free node. Again, kapag marami pang free na nodes, okay lang naman din. You can simply use yung matrix operations as long as you are able to identify, again, which of the nodes are free. So, yun yung pinaka-essential dito. Kailangan mo kasi ma-identify yung KFF kasi yun yung mainly magre-relate ng forces dun sa displacements. And once na-determine mo na yung displacements, saka mo makukuha yung support reactions. Any questions? So pwede tayong mag-practice ng summation of forces. Questions? So, na-satisfy naman yung equilibrium. Antahimik ka. Okay. Hindi lang actually siya sa statically determinate systems. Kahit statically indeterminate systems. Siya. Yung problem actually, kanina, so balikan natin yung problem. So itong problem na to. Mali yung slides. Teka lang. Ayun. Yung problem na to is actually statically. Oops. Ito ay statically indeterminate. Kung titignan mo, meron kang 1, 2, dalawang unknown. Hindi mo pa alam yung support reaction. Hindi mo pa alam yung support reaction nito. Hindi mo pa alam yung support reaction. So meron kang 6 na unknowns. Pero yung systems of equations mo ay 3 lang. Initially, kung titingin ka ng equilibrium equations. So pwede rin siya sa statically indeterminate systems. Sige, any questions pa? So ang palaging target naman dito is kailangan mo ma-identify which of the nodes are free to move. Halimbawa, yung displacement dito, ay inaalaw mo yung displacement along X, inaalaw mo rin yung displacement along Y. So meron kang dalawang elements na somehow free to have some value. Ito ay naka-restrain to zero, both. Naka-restrain to zero yung both. Naka-restrain to zero yung both. Kaya yung naging itsura niya dun sa matrix ay ano, hindi siya kinount as part ng KFF. Same goes here. So kung titignan natin to, meron kang dalawang unknowns pa rito. So 4 na unknowns. Dalawang free nodes.
Pwede naman. Pwede tayong gumawa ng example. Sige. Siguro maganda na whiteboard ba? Whiteboard. Okay. Pwede tayong manghula ng any problem. So, meron kang, so dalawang free na node. Sige. Sige, pwede kayong mag-sample, mag-suggest ng problem na isosolve natin. Okay, mukhang wala. Mahihain tayong lahat. So, sige, mag-establish tayo na meron kang dalawang free na nodes. Sige, dalawang free na nodes. Mas maganda sa PowerPoint. Teka lang ha, magsasara lang ako ng mga PowerPoints. Instead ng whiteboard, kuha tayo ng PowerPoint. Nawala. Teka lang, isa pa. Yeah. So, gawa tayo ng sample na... Dalawang free na notes. Sige. Dalawang free na notes. Dalawang free. Ano bang problem? Hirap manghula ng problem. Salang hanap ako ng sample. Sample na problem. Nala. Hanap tayo ng sample na problem na lang online. Mas madali yun. Ilinis lang ako ng tabs. Sige. Hanap tayo ng sample problems. Na nga, tingin na tayo sa C18. Wait lang ah.
Teka lang, teka lang. Sorry, tagal ng ano. Okay. Diyan. Ito, sige. Pwede to. So, bigay tayo ng sample na problem, which is this. So, meron kang trust section na pinapakita dito. Tapos, meron kang allowable stress. Meron ka rin allowable deflection. So, given yung properties ng bawat section. So, ayun eh. Parang hindi mo pa alam actually yung properties na i-assign mo sa bawat section. Teka lang, ba't may EI? Okay, wala pa namang moment. So, joint loads lang siya. So, paano natin i-build up ngayon yung equations? So, ilalagay ko siya side by side with an Excel sheet. So, share natin yung buong screen. Tapos, balikan natin itong book. Okay. Ayan. Let's expand lang natin ng paganto. Then i-reduce lang natin a little bit. Tapos gawan natin ng copy. Kunin lang natin to. Tapos i-paste lang natin to. So yung first node is A. Second node is B. Tapos halimbawa i-explore muna natin na 1,400 millimeters yung cross-section. Tapos yung IMO is 200 GPA. So as is lang. So meron kang E. Tapos yung angle. So kung tinitignan mo A to B. So 90 degrees. So titignan mo dito na, again, if you look at the horizontal. Hindi naman ako pantay mag-drawing ng horizontal. So if you look at the horizontal, yung orientation ni AB is 90 degrees. So kaya nilagay ko dito na 90 yung angle. So meron kang mabibuild na steepness equation for AB. Next. Wala pang 5 ba? Next is BC. So BC mo dito. Same lang, 90 degrees. So hayaan lang natin siya. Next is AD. Yung AD mo is kung 3 meters to, tapos 6 meters to. So 1.5 meters, basically ito. So at 1.5 yung angle ngayon, itan ng 3 meters divided by 1.5 meters. Tapos i-radians pa natin, ay i-degrees pa natin. So meron kang 63 degrees na angle. And yung total length, nga pala, yung total length pa pala nito. So this is 3 meters. This one here, yung BC is 3 meters. Yung AD, lagay natin na AD. This one is square root ng 1.5 squared plus 3 meters squared. So meron kang meron ka ng length na na-establish dyan. It's another pa. So AD, nakuha na natin BD. So B to D, 1.5 meters lang yung length. Then horizontal, lagay natin na 0. Tapos lagay pa tayo another example ng D to DE or DE. So yung DE is same as the length of AD. So kung 1.5 tapos 3 tas 1.5 to, same goes here. So 3 to tas 1.5, so
yung hypotenuse lang niya, yung angle. As to the angle itself, so again, katulad lang nung sa AD, pero negative yung angle. Kasi ito yung na-establish mo na X coordinate system. So clockwise yung rotation, therefore negative. So carry over ko lang to dito, pero this time negative siya. Then CD din. Then meron pang CD. Sabi ni Bentong, hindi, joke lang. C to D, same orientation and same length lang naman din siya. So as is, so meron ka ng na-build up na stiffness dito. So if you want ngayon to assemble yung global stiffness mo, so meron kang na-identify na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nodes. So meron kang 12 by 12 na matrix. 2, 3, 4, 5, 6. Tapos meron ka rin dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A, B, C, D, E, and F. So A, B, C, D, E, and F. So dito, kailangan mo lang isam lahat ng merong A, A to A. So ito, plus ito, ito, plus ito. B to B, ay B to A. So saan lang siya? Dito, B to A, itong part na to. Plus B, A to B. To. Tas B to B. So meron kang B dito, meron kang B dito, tas meron kang B dito. So meron kang isa plus ito plus ito. For that. Tas B to C, check natin, meron ba? Yes, meron. So B to C, ito. Tapos C to B ay yung kabila naman. Tapos meron ka pang, meron, ay wait lang, C to B, mali, A to C. So meron bang connection between A to C? Wala. So zero ito. Wait lang. Ah, okay. B to C pala to. So B to C, sorry. B to C. A to C dahil wala, zero. So ay zero. Ilitan na natin ang zero to directly. Ilitan na natin ang equation. Ngayon, next is C to C. So alin yung may letter, may C dito? So eto, tong una. This one here. Plus that one there. Ito. Tapos A to D, meron ba? Meron? Meron supposedly. So meron. So pa-plug in natin to A to D. So itong part na to. Same time meron din D to A. D to B, meron ba? Meron. So ito D to B, kunin natin to. And kukunin din natin. Tapos, ano pa ba? C to D. Meron ba? Balikan, check ko yung figure. Oh. C to D, meron. So, yung last na term. So, this one here. This one here. Tapos, D to D.
So, compile lang natin lahat ng merong D. So, sa D, connected siya sa lahat ng points actually. So, ito, plus ito, plus ito, plus ito, plus, wala. So, yan. Apat in total siya connected. So, ang dami niyang connections. Tapos yung E, yan ko lang ulit sa, ano. Yung E, ang connection lang niya is yung D. So, D to E. Ay, A to E, wala. So, zero ito. So, ang connection lang niya is with D. So, ito. Itong sa part na to. Tapos, itong sa part na to. Tapos si E ay walang connection sa iba. So, pwede nating establish na zero. Establish na zero din ito. As to with F. Parang madaling tingnan. Teka lang ah, nag-screenshot lang. As to with F. So, si... Ah, wala nang palang F. So, wala pala tayong F. So, 5 lang pala. So, excited. But sumusobra tayo sa matrix. So, yung E to E is ito lang. So, buo na yung matrix mo. Tapos, meron kang forces dito. Forces at the free nodes. So, si 35 kilonewtons is applied at C. Tapos, horizontal siya. So, 35,000. Tapos, meron ka rin kay B na 25 kilonewtons. Tapos the rest, sa free nodes to, free nodes si B, saka si D, saka si B. So, free nodes si B, kung i-ano mo into displacement, so zero to. Tapos si, si A at saka si E pala, restrained. So, zero in displacements. Si B, ay si E, zero in displacements. Tas, si D lang yung walang applied na force. Ito ay unknown pa so far. Di pa natin alam. So, ito yung free na nodes. So, na-identify na natin na si B yung free nodes. B, C, D yung free na nodes. So, when you cross this out, ito yung KFF mo. Tapos, A to A is KSF. So, markahan lang natin ng red. This one is KSF. KSF. Yung dalawa. Tas ito ay... So, KSF din to. KSF plus KSF. Ay, KSS pala. KSS. Ito yung KSF. Itong dalawang to. So, markahan natin ang ibang kulay. So, green, KSF. So, 4 by 6 siya na matrix. Ito rin ay... hindi pala, 6 by 4 na matrix. Ito naman ay KFS. So, itong part na to. So, yung in green is yung KFF, KFS, tas KSF, tas KSS. So, yung KSS is yung in red. KSF is yung in green. It supports. And in blue pala, sorry, in blue. Apologies. KFS is in green. Tapos, tama. KSF pala is in green. Yung KSF is in yung blue.
IKFS is in blue, tapos yung KFF yung yellow. Pero regardless, ang concern mo is yung ano, yung force. So etong part na to. So carry over mo lang siya. So this is 6 by 6 na matrix. So 6 by 6 matrix. Kunin mo yung inverse. Then, para makuha yung forces, multiply mo lang yung inverse doon sa forces na apply. So, meron ka ngayong displacements na para dito. Ito yung displacements na yan. Tapos, para makuha yung support reactions, simply, i-multiply mo lang si kailangan pala nating i-build pala si KFS mo. So this matrix here, so 6 by 2, this one here, and this one here. So 6 by 4. Okay. Tas multiplied by six by four. Okay, 6 by 4. Multiply by the displacements dito. Baliktad pala, talaga yung blue yung kukunin. Sorry. 4 by 6. Tapos 6 by 4. Okay. So 4 by 6, kukunin lang to. Then kukunin ko lang din to. Oops, teka lang. Namali ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 na pala yun. So ito, kunin ko lang. Then kunin ko lang din to. Then i-multiply ko lang siya doon sa taas. So meron kang apat na missing. So mmult, this one here, multiplied by the displacements. Ay, sumobra. Sumasobra. Sumasobra naman. So mmult ulit. Sorry. This one here, multiplied by the displacements. So meron kang support reactions na katumbas. So, ang goal is pinapa-evaluate yung internal forces, pero nagawan mo na, na-solve mo na yung reactions ng A saka B, ay A at saka E na pinned na reaction. So, yung along X and along Y niya, while at the same time, nakuha mo na rin yung displacements dun sa fringes. So, ito yung sample na problem na involving this, itong part na to. So, as to the problem itself, pinapahanap yung value ay yung ato yung optimal na area for each of the cross section such that yung displacement at point C should be less than 7 millimeters. So 7 millimeters, so kung i-convert mo to millimeters, so multiply mo to by 1,000. By using yung scenario at ano, itong section P na to, using only this, ang nakukuha ko na na displacement for point C, horizontal displacement, itong part na to is 7.94, which is greater than ano, greater than 7 millimeters. So kailangan kong mag-iterate ulit. So balikan natin yung problem. So when approaching this problem, plug in natin yung 1,500 naman daw yung cross-sectional area. So palitan lang natin to ng 1,500
So 1,500 7.41 pa din. So hindi pa din. So kailangan nating i-check pa yung next, which is 1,600 naman. So 1,600 and so on. So ganun mo aatakin itong problem. So ganun yung design process na okay, hindi na-satisfy yung allowable displacement. So babaguhin ko yung cross-section ko na mag-meet dun sa ano, sa forces. So basically nasa design yung overall process ng design na yung kinukuha natin. So any questions dito? Questions? Raise lang ng hand. Sige, tingnan lang muna natin yung Excel sheet. Questions? Excuse me. So, na-run through na si-setup lang natin yung bawat process. So, bawat members, ginawa natin ng element stiffness matrix considering na yung orientation, so yung rotation niya. Then, ito. So, binild up mo ngayon into, sinuperimpose mo yung one over the other to make up yung global stiffness equation here. But, ang main concern mo para makuha yung relationship between the applied force dun sa free nodes at saka yung displacements dun sa free nodes is yung KFF matrix, which is highlighted here. Na BCD yung allowed to move. So, therefore, yun yung magiging matrix mo. So you have 6x6 matrix here. You get the inverse, multiply that with the force being applied, so which is this. So makukuha mo yung displacements. And once you get the displacements, actually, the rest will follow. Makukuha mo na din yung support reactions using yung KFS mo. So they na satisfy naman yung equilibrium. So if you sum all of forces, all the forces, yung internal forces at saka external forces, pati yung reaction kasama yung internal forces or yung reactions. So equal siya sa zero. So it's still in static equilibrium. Okay, so far walang questions. Pang wala naman. Sige. If there are none, hopefully malinaw naman to. So, ma-familiarize lang tayo sa pag-build up nito. Then, welcome to matrix structural analysis. Next na nun is to check yung internal forces, halimbawa ni BC with the given displacements. Tapos, you do the design criteria for tensile forces. Saan daw i-upload yung recording ng meeting? Sige, I'll be posting ito, yung YouTube link sa Google page natin. So, for the access ng section nyo lang. Sa tab ng section natin. Okay, and at the same time, sige, upload ko na din tong Excel file na to. So binild natin from scratch pero somehow mabilis yung naging structural analysis natin rather than building up yung ano yung flexibility equation, so yung mag-virtual workflow ka pa para makuha yung mga displacements, pwede mo nang irekta.
using matrix structural analysis. So kung wala nang tanong, thank you sa pag-attend ng optional na session na to. Hindi ako nag-check ng attendance because medyo ano pa tayo. Dipit pa. Oops, battery is low. Okay. Wala nakasaksak ang battery. And ano, kita-kits tayo next week. Hopefully, face-to-face na. Prepared na sana tayo pagdating dun sa paparating na project description. And then, problem set na naman. So, problem set on matrix structural analysis. So, thank you sa pag-attend and class dismiss. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.